Next pattern po natin is noun no position. Noun no position. So yung position po natin is yun po yung uwe, shita, migi, hidari, nakasoto, mae, ushiro, chikaku, toku, aida, tonari, saka po masugu, saka po mawari. Okay po. Ngayon, iba po yung particle po kapag naman po yan is aida. Diba yung aida po, ang ibig sabihin po ng aida is sa gitna po. Or, ang aida po kasi kapag sinabi po, yan po is nasa pagitan po ng dalawa. Kaya po, pag sa aida po yan, ang gagamitin po ninyong sa aida po is noun to, noun no, aida. Okay po, ibig sabihin, kung meron po kayong dalawa, sabihin nyo muna po yung isang nandito, saka po yung isang nandito. Okay po tayo doon. Yung nasa pagitan po, yung po yung aida po nila. Okay po, kaya kailangan nyo po ng noun to, noun no, saka po aida. Okay po, ngayon, tandaan po ninyo, noun no position po. Yan. Halimbawa po, meron tayong una example. Meron po tayong heya no soto. Heya no soto. Soto ang ibig sabihin po is labas. Heya po is kwarto. So, heya no soto, ang ibig sabihin po nito ay labas ng kwarto. So, kailangan nyo po i-translate yan papaganyan po. Okay po. Next po, meron po tayong sensei no migi. Sensei no migi. Okay? Sensei no migi. Ang nilagay ko pong position dyan ay migi. Migi po ay kanan po, kaya po right po. Okay? So, sensei no migi. Ang ibig sabihin po nito ay kanan ni sensei. Next po, hako no naka. Hako no naka. Okay? Hako no naka. So, nilagay ko pong position dito ay naka. Naka po ang ibig sabihin po niyan ay loob. So, hako no naka ang ibig sabihin po niyan ay loob ng box. Loob po ng box. Next po, meron po tayong terebi no ushiro. Terebi no ushiro. Ushiro po yan po ay likod. Okay? So, terebi po is television po. Terebi no ushiro, ang ibig sabihin po yan is likod ng TV. Okay? Next po, tingnan nyo po yung susunod po. Ang susunod po is yung sa aida po. Nilagay ko po dyan is ginkgo to honya no aida. Ginkgo to honya no aida. Okay? Kung ito po yung ginkgo, ito po yung honya, yung gitna po niyan is yun nandito po. Okay? So, ginkgo to honya no aida, ang ibig sabihin po nito ay pagitan ng bookshop at bank or sa gitna ng bookshop at bank. Okay po? So, ganyan po yung sa position po. Okay? Meron po kayong dapat ingatan po dyan sa position po. Okay? Kapag po kayo is nakatingin sa mga non-living things po, halimbawa, nakatingin po kayo dito. Okay po? Kung kapag para sabihin po ninyo kung saan po yung kanan dito, depende po yan sa perspective po ng tumitingin po. Okay po? Katulad po niyan, nakatingin po kayo dyan. Ibig sabihin, yung kanan po ng kanan po nitong sinusulatan ko po ay dito po. Kasi dito po kayo. Pag nakaharap po kayo, dito po yung kanan niya. Okay po? So, dito po, ito po yung left side po niya o yung kaliwa po niya. Okay? Kapag naman po nakatingin kayo, halimbawa sa mga living things po or sa mga may buhay po, katulad po sa akin, nakatingin po kayo. Yung migi ko po is depende po sa migi ko talaga. Kasi meron po naman akong sariling kanan. Okay? Katulad po nito, hindi po kayo mag-base kung paano po kayo nakatingin sa akin. Hindi po katulad ng sa mga non-living things. Katulad po niyan, nakatingin po kayo. Nakatingin po kayo sa akin. Saan po yung kanan ko? Yung kanan ko po is dito. Yung kaliwa ko po ay dito. Dito po yung left ko, ito po yung right ko. Okay? Pero kapag naman po nakatingin kayo sa isang bagay po,
ang kanan po ng isang bagay po, depende po yan sa tumitingin po. Okay po, halimbawa po, meron po kayong market dito. Okay, kapag nakatingin po kayo dyan, dito po yung kanan po niya. Diba po? Kapag nakatingin naman po kayo dito, dito po yung left side po niya. Okay? Kaya depende po yan sa titik sa tinitingnan po ninyo. Okay? Halimbawa din po, meron po kayong litrato. Diba? May litrato po dyan, may tao po dyan sa litrato. Yung kanan po na titingnan po natin is depende po dun sa kanan po mismo nung tao po nasa litrato. Okay po? Yun po, tagdaan nyo po, ganun po dyan sa position po yan. Okay? Kapag po non-living things yung titingnan po ninyo o yung pagbabasehan po ninyo, yung kanan po o yung kaliwa po niyan, depende po yan sa perspective po ng tumitingin po. Pero kapag naman po yung tinitingnan nyo po ay living things or buhay, buhay po o may buhay po, depende po yun sa kanan po talaga nila mismo. Huwag na huwag po ninyong kakalimutan po yun. Kasi mahalaga po yan dito po sa lesson 10. Okay? Ngayon, sometimes, meron pa pong gantong nangyayari dito sa noun no position. Sometimes po, nagbabaliktad po sila. Halimbawa, meron po tayo itong Heya no Soto. Gawin po natin silang Soto no Heya. Baliktad po siya. Okay? Kapag po yan is Heya no Soto, okay? Sinasabi nyo po yung position po dito po sa lugar po ninyo. Ibig sabihin, kung meron kang Heya, sinasabi mo yung position po na nandyan po. Okay? Kapag naman po yan is Soto no Heya, ang sinasabi nyo naman po is yung lugar po doon sa posisyon. Kasi magkaiba po sila ng ibig sabihin. Kung ang Heya no Soto, yan po is labas ng kwarto. Ang Soto no Heya po, ang ibig sabihin po nito ay kwarto na nasa labas. Okay po? So magkaiba po sila. Labas ng kwarto, kung ano po yung nasa labas ng kwarto. Kapag naman po Soto no Heya, ibig sabihin po, kung ito po yung kwarto, yung nasa labas pa pong kwarto, yung po yung ibig sabihin po niyan. Okay po? Halimbawa, meron po kayo itong Terebi no Ushiro. Okay? Ngayon, pag binaliktad po siya, magiging ganito po. Ushiro no Terebi. Okay? Kapag Terebi no Ushiro, ang ibig sabihin po is likod ng TV. Okay? Kapag naman po Ushiro no Terebi, ang ibig sabihin po nito ay TV na nasa likod. Okay po? Ngayon, baka naguguluhan po kayo dyan. Sa lesson 10 po kasi, ang pattern nyo lang naman po talaga is noun no position. Pero, mahalaga din po kasi ito. Okay po? Halimbawa, sasabihin po ninyo, yung nasa labas na lamesa. Okay? Nasa labas na lamesa. Okay? Hindi nyo po siya pwedeng sabihin na tsukue no soto. Ibig sabihin po, kapag sinabi nyo tsukue no soto, labas ng lamesa. Pero pag gusto nyo pong sabihin na nasa labas na lamesa, siya po is magiging soto no tsukue. Okay po? Ganun po ang pagkakaiba po nung dalawa. Kaya mahalaga din po na aralin nyo po to. Kahit po sa lesson 10, dapat po nagpo-focus lang po tayo dito sa noun no position. Okay? Tandaan po ninyo yung pagkakaiba po nung dalawa. Kapag po yan is noun no position, sinasabi nyo po yung position po doon po sa loob po ng noun po ninyo. Kapag naman po yan is position no noun, sinasabi po ninyo kung ano po yung place doon po or kung ano po yung noun doon po sa place, sa position po ninyo. Ganun po siya. Tandaan po ninyo yung pagkakaiba po ng dalawa. Para hindi po kayo magulan, mag-focus muna po kayo dito po sa noun no position. Okay po? Siyempre, tandaan nyo din po na kapag Aida yan, sa Aida po, yan po is noun to, noun no, Aida. Okay? Tandaan ninyo, basta meron kayong position, bago mag-position, ang ilalagay po ninyo ay particle no. Bago mag-position, particle no. Okay po? Sometimes po, ganito naman siya.
after ng position, particle, no. Ibig sabihin po, before or after po, yan po is particle, no. Kaya lang sa lesson 10 po ninyo, meron po dyan na before po, mag-position po, dapat po meron po kayong particle na particle, no. Next po is kung paano naman po gamitin yung position po na yan. Okay po. Ngayon, tandaan po ninyo kapag meron po kayong noun, no, position, yun pong isang buong yon, siya po is nagiging isang place na po. Tandaan po ninyo, noun, no, position, yung pong isang buong yon, siya po is nagiging place na. Okay? Ngayon, tingnan po ninyo yung unang example. Meron po tayong Terebino tonari ni Radyo ga arimas. Terebino tonari ni Radyo ga arimas. Okay? Meron po tayo ditong noun na TV. Ngayon, meron tayong position dito na tonari. Okay? Tandaan po ninyo kapag meron kayong noun no position, itong isang buong pong ito, siya po is nagiging isang place na po siya. Okay po? Ngayon, kaya po siya naging particle ni, di ba po kapag meron tayong arimas at imas tapos meron tayong place, ang nilalagay po natin ay particle ni. Okay, wag na wag po ninyong kakalimutan yan. Noun no position, ibig sabihin po nun, isang place na po siya. Okay, so Terebino tonari ni Radyo ga arimas. Ang ibig sabihin po nito ay, may radyo sa tabi ng TV. May radyo sa tabi ng TV. Okay po? Kasi po, tandaan ninyo, noun no position, isang place na po siya. Next po, kabang no na kani, hon ya, empitsu ya, no toga arimas. Kabang no na kani, hon ya, empitsu ya, no toga arimas. Okay? Ngayon, tingnan po ninyo yung noun ko po. Ang noun ko po dito is yung kabang po. Okay po? Ngayon, ano po bang position ko? Ang position ko po is yung naka. Tandaan ninyo, kapag meron po kayong noun no position, siya po is isang place na po. Kaya dito po is naglagay po ako dyan ng particle ni. Kasi po, meron po akong verb dito na arimas. Okay? Ngayon, ano po ba dyan yung mga nilagay ko po? Meron po akong hon ya, empitsu ya, no toga arimas. Kung maaalala po ninyo, meron po akong nilagay na particle ya dito. Ibig sabihin po, kapag particle ya, bukod po dun sa sinabi mo, meron pa pong ibang bagay po. So, kapag no na kanihon ya, empitsu ya, no toga arimas. Ang ibig sabihin po nito ay, may notebook, lapis, libro, at iba pa sa loob ng bag. May notebook, lapis, libro, at iba pa sa loob ng bag. Loob ng bag kasi po, tingnan po ninyo, naglagay po ako dito ng naka. Okay po, noon po kasi, nung unang pattern po natin, ang nilalagay lang po natin is a place ni object ga, then arimas or imas po. Ngayon, sa place pong yun, hindi po siya specific kung saan mismo sa place po nakalagay. Pero kapag po gumamit kayo ng noun no position, mas specific na po kung nasaan pong position siya. Okay po. Halimbawa, sasabihin nyo lang po, tsukue ni kagi ga arimas. Tsukue ni kagi ga arimas. Ibig sabihin po, may susi sa lamesa. Okay po. Ngayon, ang problema, saang position po siya? Kaya nilalagyan po siya ng position para mas specific po. Eh, yung susi po pala, nasa ilalim po. Okay po? So, magiging ganito po siya. Tsukue no shita ni
kagiga arimas. Tsukube no shitani kagiga arimas. Ngayon, mas specific po siya. Kasi pag sinabi niyong position lang po, mahirap po yung kasi madami pong position po dun po sa place po ninyo. Okay po, kaya tandaan po ninyo, mas maganda po na mas kumpleto po, mas nakalagay na po yung position po kesa po sa place lang po. Pero kung place lang po, okay lang din naman po siya. Okay po, ngayon, tingnan nyo po yung next example. Ito pong next example is naglagay po ako dito ng mga box po. Okay po, ito pong unang box, ito po is room R. Yung pangalawang box po, ito po is room X. Yung pangatlo pong box, yan po is room T. Okay, para ma-define po natin or may explain po natin mabuti kung ano pong ibig sabihin ng AIDA. Meron po tayong room R, room S, saka room T. Okay po. Ngayon, naglagay po ako dito ng example. Room R to, room T no, AIDA ni, room S ga arimas. Room R to, room T no, AIDA ni, room S ga arimas. Ngayon, meron po tayo sa AIDA palagi na dalawa. Meron tayong unang particle, noun to, noun no, then meron pa po tayong AIDA dito. Okay? Bakit kailangan po dito ng particle to? Kasi po, meron po tayo dito isang place. Meron tayong pangalawang place. Okay po? Kasi po, ang AIDA po ibig sa pinasagit na po nung dalawa po. Okay? Kaya nilagay ko po is room R to, room R to. Room T no, room T no. Ibig sabihin, ito po yon saka ito po yon. No, AIDA ni, room S ga arimas. Yung room S po, yung nasa pagitan po ng dalawa. Kaya kailangan po ninyo ng particle to saka particle no doon po sa AIDA. Okay po? Room R to, room T no AIDA ni, room S ga arimas. Ang ibig sabihin po nito ay so, may room S sa gitna ng room T at room R. Pwede rin po siyang may room S sa pagitan ng room T saka po ng room R. Okay? Pwede po yan kahit po saan. Okay po? Halimbawa, meron po tayong tatlong tao. Okay po? Una po, meron po tayo dito na unang tao. Okay? Ito po is si A sang, B sang, saka po si C sang. Okay? Sasabihin po natin na sa gitna po ni A saka ni C, nandun po si B. Okay po? Okay. Paano po sabihin yon? So, ganito po siya. A sang to, C sang no, AIDA ni, B sang ga, imas. A sang to, si sang no, AIDA ni, bi sang ga, imas. Okay po, kung maalala po ninyo yung mga tao po sa classroom po ninyo, pwede nyo pong gumawa ng position po base po dun sa mga katabi po ninyo sa classroom po ninyo. Okay, kung sino po nasa pagitan po ninyo, kung sino po yung nasa gitna po ninyong dalawa, kung sino po yung nasa unahan po ninyo, kung sino po yung nasa likod po ninyo, pwede po yun. So, tandaan nyo muna po, ang kailangan nyo muna pong gamitin yung pattern is noun no, position po. Yan. Okay po. Ngayon, so okay na po tayo sa AIDA. Tandaan nyo, sa AIDA po, una muna po is noun no, noun 1 no, noun 1 to, noun 2 no, AIDA po siya ginagamit po. Okay po. Ngayon, next po, ekino maede tomodachi ni aimasu. Ekino maede tomodachi ni aimasu. Okay? Ngayon, tingnan nyo po ito. Nagkaroon po ako dito ng Eki. Eki po, yan po is train station. Naglagay po ako ng position po dito na Mae. Okay? Ngayon po, ngayon, Sensei, bakit po particle de ang ginawa po ninyo? Okay po? Bakit po hindi particle ni? Puro particle ni po yung pinag-aaralan po sa lesson 10. Okay? Tandaan po ninyo yung sinabi ko kanina. Kapag po meron po kayong noun no position, ito pong isang lugar pong ito, nagiging isang place na po siya. Ibig sabihin, ito pong dalawang to, isang place na po siya. E meron po tayong verb po dito na ay mas tumit po. Ibig sabihin, makipagkita po, makikipagkita po. Okay? Di ba kung naalala po ninyo, kapag meron po kayong action verb,
Tapos meron po kayong place. Di ba ang nilalagay po nating particle ay particle de? Hindi po particle ni. Kaya po ito is naging particle de. Kaya mag-iingat po kayo dyan. Hindi po porket meron kayong noun no position, lagi po siyang particle ni. Hindi po. Nagde-depende pa rin po yan. Depende po sa verb po ninyo. So, ekino, maide, tomodachi ni, ay mas. Ang ibig sabihin po nito ay... So, makikipagkita sa kaibigan sa unahan ng station. Makikipagkita sa kaibigan sa unahan ng station. Okay, tandaan po ninyo, kapag merong noun no position po, siya po is isang place na. Hindi po siya palaging particle ni, hindi siya palaging particle de. Pwede siya maging particle e po. Depende po yan sa verb po ninyo. Halimbawa, sasabihin po ninyo, kakain sa labas ng restaurant. Kakain sa labas ng restaurant. Okay po. So, ngayon, meron po tayong noun na restaurant. So, resotoran no, soto de, tabemas. Resotoran no, soto de, tabemas. Bakit particle de? Kasi po, ang verb ko po dyan is tabemas. Kaya mag-iingat po kayo dyan. Okay po. Hindi po porket may noun na position particle ni. Hindi po. Magbe-base pa din po kayo dyan doon po sa verb po ninyo. Depende rin po yan sa gamit po dito po ninyo sa position po ninyo na yan. Okay po, tandaan po ninyo, kapag po yan is merong noun na position, isa na po siya. Sider gawin nyo po siyang isang tao, isang place po, ganun po siya. Okay po, kaya depende po yan sa paggamit po ninyo or depende po yan sa particle po na ilalagay po ninyo. Hindi po palaging particle ni, depende po yan sa paggamit po ninyo dun po sa noun no position. The next pattern po natin is animate wa place ni imas, inanimate wa place ni arimas. Okay po. Ngayon, nagkaroon po kayo ng particle wa po dito. Okay po. Siyempre, yung imas at arimas po ninyo, depende po yan kung sino po yung nasa particle wa po ninyo. Okay? Ngayon, since, di ba meron na po tayong pattern po nung una na place ni animate ga imas at place ni inanimate ga arimas. Ngayon, meron naman po tayong animate wa place ni imas, inanimate wa place ni arimas. Ano po ang kaibahan ng dalawa? Kapag po yan ay place ni, noun ga imas or arimas. Okay? Mas ine-emphasize po doon yung kung ano po yung naandoon sa place. Ibig sabihin, mas ine-emphasize po yun kung ano po yung nasa particle ga ninyo. Okay po. Kapag naman po, noun wa place ni imas or arimas, kapag po gantong pattern, mas ine-emphasize naman po dito kung nasaan po yung nasa particle wa po ninyo. Ibig sabihin po, kapag yung unang pattern po, mas ine-emphasize po doon kung ano po yung nasa place po ninyo. Kapag naman po itong pattern na to, mas ine-emphasize po dito kung nasaan po yung nasa subject po ninyo o nasa particle wa po ninyo. Okay? Ito pong imas arimas, napag-aralan nyo na po siya ng lesson 3. Okay po? Bakit po? Doon pong sa lesson 3, meron po kayong ganito. Watashi wa kyoshitsu desu. Ibig sabihin, ako ay nasa classroom. Okay po? Ganun po siya dati, di ba sabi ko po. Kaya lang nga po, kapag tinranslate nyo po siya, watashi wa kyoshitsu desu, ang magiging ano po kasi sa Tagalog is ako ay classroom, di ba po? Ngayon, dito po sa lesson 10, dito po sa pattern na to, dito nyo po masasabi yung tamang pagsasabi po kung nasaan po yung isang subject po ninyo o nasa particle wa po ninyo. Kaya kailangan nyo po dito ng place ni imas o kaya place ni arimas. Okay? Wag na wag po ninyong kakalimutan po yung kaibahan po ng dalawang pattern po. Yung pattern po sa unahan at yung pattern po sa ngayon. Okay po? Ngayon, tingnan nyo po yung unang example. Sensei wa jimusho ni imas. Sensei wa jimusho ni imas. Okay po? Meron po tayong sensei wa jimusho ni imas. Tingnan po ninyo ito. Meron po tayong place po dito. Okay po? Ngayon, meron po tayong subject dito, sensei po yan. Kaya ang ginamit ko po,
is imas. Okay? Kapag ganito pong pattern, ang ibig sabihin po niyan is nasa. Okay po? Kaya sensei wa jimusho ni imas, ang ibig sabihin po nito is si sensei ay nasa office. Si sensei ay nasa office. Okay po? Ngayon, kung maalala po ninyo, sa lesson 3, ganito naman po siya. Sensei wa jimusho desu. Sensei wa jimusho desu. Ngayon, ang pinakatama po talagang sabihin kung nasaan yung isang tao is ito po siya. Sensei wa jimusho, particle ni, saka po yung imas. Okay? Huwag po ninyong kakalimutan na kailangan nyo po ng particle ni, then, saka po yung imas or arimas po siya. Ngayon, sensei, mali po ba yung sensei wa jimusho desu? Hindi po mali yun. Tama din po yun. Kasi pinagdaanan po din natin yun. Okay lang po. Kaya lang po, ito po, mas kompleto po siya. Kasi dito po, meron po talaga kayong nasa. Si sensei ay nasa office. Okay po, kasi yung jimusho desu kasi, yung sensei wa jimusho desu, ang magiging translation kasi natin dati noon is, si sensei ay office po, di ba po? Okay po, pero sa lesson 3 ng pinag-aralan po natin, naging translation po natin ni si sensei ay nasa office po. Yun po yung wag na wag po ninyong kakalimutan. Okay po, maalin po dyan, kaya lang mas kompleto po kasi ito. Okay po, ngayon, tingnan nyo po yung pangalawang example. Meron po tayong unang tao dito, si Tantan po. Pangalawa po ay si Jen. Pangatlo po ay si Jan. Okay po, ngayon, sasabihin po natin kung ano po yung position ni Jen. Okay po, ang gagamitin po nating position dyan ay pwede pong ganito. Yung sa gitna po, yung kukunin po natin. Siyempre, ang kukunin po natin is yung position po. Tandaan po ninyo, kapag gantong pattern po, ang hinahanap po ninyo or mas ine-emphasize nyo po dito, yung position po kung nasaan yung subject po ninyo. Eh, ang hahanapin po natin dito is yung position po kung nasaan po si Jen. Okay po? Kaya ganito po yung naging sentence po niya. Jen sang wa. Okay po? Tantan sang to. Tama po. Then, jan sang no aida ni imas. Ibig sabihin po, nasa pagitan po. Okay po? So, jen sang wa, tantan sang to, jan sang no aida ni imas. Okay po? So, jen sang wa, tantan sang to, jan sang no aida ni imas. Ang ibig sabihin po nito ay si Jen ay nasa pagitan ni Jan at ni at Tantan. Pwede rin po sabihin na si Jen ay nasa gitna ni Jan at ni Tantan. Okay po, pwede rin po yung ganyan. Basta tandaan nyo lang po, kapag meron kayong aida, meron kayo dapat particle to, meron dapat kayong particle no, bago po mag-aida or bago po mag-position. Okay, particle ni po yan kasi yung verb po ninyo ay imas. Next po, watashi wa uchi ni imas. Watashi wa uchi ni imas. Okay po. Ngayon, madali lang po to kasi po meron lang po kayong place po dito. Okay po. Place po, naglagay lang po kayo ng imas po dito. Okay po. Huwag po ninyong kakalimutan na kapag meron kayong halimbawa sa lesson 3 po na ganito. Okay? Watashi wa uchi desu. Meron din kayong watashi wa uchi ni imas. Watashi wa uchi ni imas, ang ibig sabihin po nito ay ako ay nasa bahay. Ako ay nasa bahay. Okay? Ngayon, ano pong pagkakaiba na dito? Tandaan po ninyo, dito po, hindi po kayo dito magkakaroon ng particle ni. Hindi po kayo magkaka-particle ni dyan kasi wala naman po kayong verb. Pero yung ibig sabihin po nila is the same po. Okay po, tandaan nyo po, magkakaroon lang kayo ng particle ni dito kapag meron po kayong imas po dyan. Pero kapag wala po kayong imas, wala po kayo dyan particle ni. Tandaan nyo din po na ang pattern pong ito, mas ine-emphasize po nito kung nasaan po yung subject po nito. Pero kapag ang ginamit po ninyong pattern is yung nasa unahan, yung place ni, animate ga, imas, mas ine-emphasize naman po doon kung ano or kung sino po yung nasa place po ninyo.
Okay po. Ngayon, halimbawa, paano po sasabihin ito? Ang kaibigan ay nasa Japan. Ang kaibigan ay nasa Japan. Okay po. Siyempre, ang subject po natin is yung kaibigan ninyo. Okay, so magiging ganito po siya. Tomodachi wa nihon ni imasu. Tomodachi wa nihon ni imasu. Okay, wag na wag po ninyong kakalimutan kapag meron kayong imasu at arimasu, ang gagamitin po ninyong particle sa present po is particle ni. Okay po, isa pa pong kailangan yung tandaan is kung ano po yung mas ina-emphasize po ng pattern na to. Is ina-emphasize po nito kung saang lugar po na andoon yung subject po natin o kung sino naman po yung nasa particle wa. Ang next pattern po natin is inanimate wa place ni arimasu. Inanimate wa place ni arimasu. Okay? Katulad din po ito nung kanina. Kaya lang po, ang pagkakaiba lang po, meron na po, ang ginamit lang po natin dito is inanimate po. Kaya yung verb po natin naging arimasu po. Pero parehas pa din po yan dito. Ibig sabihin po, mas ine-emphasize po dito kung nasaan po yung nasa particle wa po natin. Okay? Ibig sabihin po, mas mahalaga po yung place po kung nasaan po yung particle wa po natin. Okay? Meron po tayong una example. Eki wa gakkou no tonari ni arimasu. Eki wa gakkou no tonari ni arimasu. Okay? Ngayon, ang ating nilagay sa particle wa, yan po is eki. Eki po is train station. Ngayon, nasan po ba siya? Okay? Nilagay ko pong place dito is gakkou no tonari. Okay? Kagaya ng sinabi ko kanina, kapag meron kayong noun no place po, yan po is isang place na po yan. Okay po? So, eki wa gakkou no tonari ni arimasu. Arimasu ang ginamit mo kasi yung subject nyo po ay siya po is inanimate po. Okay po? So, eki wa gakkou no tonari ni arimasu. Ang ibig sabihin po nito ay ang train station ay nasa tabi ng school. Ang train station ay nasa tabi ng school. Tonari po, ibig sabihin po niyan is tabi. Okay po. Ngayon, tingnan po ninyo yung po yung next example. Hasami wa tsukue no ue ni arimasu. Hasami wa tsukue no ue ni arimasu. Ngayon, yung subject po natin or yung nasa particle wa po natin, siya po is hasami. Okay po. Hasami po ngayon, nasaan po ba yung hasami natin? Tandaan ninyo kapag gantong pattern, mas focus po nito kung nasaan po yung subject po natin. Nilagay ko po dyan is tsukue no ue. Tsukue, tsukue po, ue is taas po. Okay po, so hasami wa tsukue no ue ni arimasu. Ang ibig sabihin po nito ay ang gunting ay nasa ibabaw ng lamesa. Ang gunting ay nasa ibabaw ng lamesa. Okay po, tandaan po ninyo, particle ni kung nasaan po yung subject po natin. Next po, saifu. Okay po, meron po kayong vocab dito na saifu. Ang saifu po, yan po is wallet po. Okay po, so saifu wa kabang no naka ni arimasu. Saifu wa kabang no naka ni arimasu. Okay? Ngayon, sai po is wallet po. Naglagay po ako ng place natin dito. Ang nilagay ko po dyan is kabang no naka ni arimasu. Okay po? So, sai po wa kabang no naka ni arimasu. Ang ibig sabihin po nito ay so, ang wallet ay nasa loob ng bag. Ang wallet ay nasa loob ng bag. Okay po. Ngayon, pwede nyo po siyang gamitin po kahit saan po. Basta tandaan po ninyo, kung nasa particle wa po ninyo is inanimate po, ang dulo po ninyo ay dapat po arimasu. Okay po. Halimbawa, ngayon, sasabihin po ninyo kung nasaan po yung cellphone po ninyo. Okay po? Sabihin po ninyo yung eksaktong lugar kung nasaan po yung cellphone po ninyo. Agaya ko po, ang cellphone ko po is nandito po. Keitai den wa wa beddo no
uwe ni arimas. Keitai den wawa, bedo no uwe ni arimas. Okay, ibig sabihin po, ang cellphone ko po ay nasa ibabaw po ng kama. Okay po, kayo po kaya, nasaan po kaya yung mga cellphone po ninyo? Okay po, saan kailangan nyo pong tandaan dito kapag po gantong pattern yung mas in-emphasize po dito kung nasaan po yung subject po ninyo or yung nasa particle wa po ninyo. Kapag naman po yung unang pattern po, mas in-emphasize po kung ano or kung sino po yung nasa lugar po ninyo. Yun po yung pattern na place ni inanimate, animate ga, imas, or arimas. Mas in-emphasize po kung ano or sino po yung nasa lugar. Pero kapag gantong pattern po, mas in-emphasize po dito kung nasaan po yung nasa particle wa or kung nasaan po yung animate or yung inanimate po natin. Okay po? Pwede nyo po siyang gamitin po kahit po sa mga lugar din po. Okay po? Halimbawa po, nasabihin po natin is ganito. Ang McDo ay nasa tapat ng ospital. Ang McDo ay nasa tapat or nasa unahan ng ospital. Ang McDo ay nasa unahan ng ospital. Okay po? Pwede nyo pong sabihin na McDo wa byouin no mae ni arimas. McDo wa byouin no mae ni arimas. Okay po. Kailangan nyo lang pong tandaan po dito yung pattern po. Place ni imas. Subject wa place ni imas or arimas po. Yung kailangan nyo pong tandaan po dito. Okay. Ang next pattern po natin is animate inanimate wa doku ni imas ka or arimas ka. Okay po. Animate or inanimate wa doku ni imas ka or arimas ka. Okay. Ibig sabihin po ng pattern na to, tinatanong po natin kung nasaan po yung subject natin or kung nasaan po yung nasa particle wa po natin. Okay po. So ngayon po, ang gagamitin muna po natin is para po sa imas po. Ibig sabihin po, para muna po ito sa mga living things or sa may mga buhay po. Okay po. Ngayon, tingnan nyo po yung unang tanong ko po. Nakalagay po dyan, shacho wa doku ni imas ka? Shacho wa doku ni imas ka? Okay po. Ngayon, ang kailangan nyo pong tandaan dyan, kapag magtatanong po kayo kung nasaan po yung subject ninyo, ilalagay nyo lang po siya sa particle wa. Then, ilalagay po ninyo yung pananong, doku ni, syempre, yan po is imas kasi shacho po is siya po is living things. Okay po. So, shacho wa doku ni imas ka? Ang ibig sabihin po nito ay, so, nasaan si Sacho or nasaan ang presidente ng company or ang presidente ng company ay nasaan? Okay po. Siyempre, meron po tayong interrogative dito na doko. Okay po. Kagaya ng sinabi ko dati, kapag meron po kayong interrogative na doko, ang ilalagay nyo lang po is meron, ang gagawin nyo lang po is papalitan po yung interrogative ng sagot po. Kaya tingnan nyo po yung sagot. Nakalagay po dyan is Sacho wa nihon ni imas. Sacho wa nihon ni imas. Pinagtaan ko lang po yung doko ng nihon, ng place po yan. So, shacho wa nihon ni imas. Ang ibig sabihin po nito ay, si shacho ay nasa Japan or ang presidente ng company ay nasa Japan. Okay po, wag na wag po ninyong kakalimutan kung paano po magtanong kung nasaan po yung subject po ninyo. Ngayon, tingnan niyo po yung pangalawang example. Anatawa doko ni imas ka? Anatawa doko ni imas ka? Okay? Anatawa doko ni imas ka? Syempre, ang hinahanap ko po dito is anata, ibig sabihin ikaw. Ang tinanong ko po dito is doko ni imas ka? Ibig sabihin nasaan ka? Okay? Anatawa doko ni imas ka? Ang ibig sabihin po nito is so, pwede po siyang ikaw ay nasaan or nasaan ka. Okay, syempre ikaw tinatanong ko. Ngayon, tingnan nyo po yung sagot. Nakalagay po dyan is uchi ni imas. Nakalagay po is uchi ni imas. Syempre, meron po tayo dito place po. Then, meron po tayong imas po dito. Kahit po inis walang particle, ang ibig sabihin pa din po niyan is nasa bahay po. Okay, nasa
bahay po. Okay? Ngayon, kung naalala po ninyo, sa lesson 3 po, meron din po kayong ganyan. Okay po? Halimbawa, sabihin po ninyo, sensei wa doko desu ka? Sensei wa doko desu ka? Okay po? Kung talagang pattern-pattern po ang tatanungin po natin, kapag sinagot po natin yun, sabihin lang po natin na sensei wa kyushitsu desu. Okay po? Pero sensei, pwede po kayang sabihin namin na kyushitsu ni imasu. Okay po? Sensei wa kyushitsu ni imasu. Pwede rin naman po siya. Okay po? Pero syempre, depende po yan sa pattern po kasi para mas maganda po, para mas maganda po yung pagtatanong po at yung pagsagot din po ninyo. Okay po? Kapag tinanong kayo ng desk ka, ang dulo, dapat ang sagot po ninyo is desk ka din. Pero kapag ang tanong po sa inyo ay meron kayong ni imas or ni arimas, dapat ang sagot po ninyo is meron ding ni imas. Okay po? Kapag tinanong, sensei wa doko ni imas ka? Sensei wa doko ni imas ka? Ang tanong po is ni imas ka? So ang sagot po ninyo is sensei wa kyoshitsu ni imasu. Okay po? Pero halimbawa, tatanungin kayo, sensei wa doko desu ka? Ang sagot niyo please, sensei wa kyoshitsu desu. Okay po? Pero, pwede rin naman po yung kyoshitsu ni imasu. Mas maganda lang po yung kung ano po yung tanong, yun din po yung sagot po ninyo para hindi po kayo maguluhan. Okay po? Tandaan po ninyo, kapag magtatanong po kayo sa mga living things po ninyo, ilalagay nyo lang po sa particle wa kung ano po yung tao or kung sino man po yung hahanapin po ninyo kung nasaan po yung lugar niya. Then, doko ni, then imasu ka. So, next naman po natin is inanimate wa doko ni arimasu ka? Inanimate wa doko ni arimasu ka? Ngayon naman po, ilalagay naman po natin is mga inanimate po dun sa particle wa po natin. Siyempre, kapag inanimate po yung nilagay po natin, dito po is magkakaroon po tayo ng arimasu. Okay po? So, anata no, una example po natin, anata no pasupoto wa doko ni arimasu ka? Anata no pasupoto wa doko ni arimasu ka? Ang nilagay ko po sa subject po natin is anata no pasupoto. Okay po. Siyempre, ang hinahanap po natin dito is pasupoto po. Yan po is passport po. So, doko ni arimasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay so, ang passport mo ay nasaan? O nasaan ang passport mo? Okay po. Siyempre, meron tayong interrogative po dito. Kapag meron tayong interrogative po dyan, ang gagawin po natin is yung interrogative po, papartan lang po natin ng sagot. Okay po. Ang kailangan nyong baguhin po, yun lang po yung kailangan, yung doko po, papartan nyo lang po siya ng sagot. Siyempre po, meron po tayong tanong po dito na anata. Diba sinabi ko po dati, kapag may tanong na anata, dapat ang sagot po ninyo is watashi po. So, ang sagot po ni B is watashi no pasupoto wa peya ni arimasu. Watashi no pasupoto wa peya ni arimasu. Okay po. Ngayon, tingnan nyo po yung sagot. Watashi no pasupoto wa peya. Naglagay po ako ng peya dito. Peya po is pangalan po yan ng agency po. So, watashi no pasupoto wa peya ni arimasu. So, ang ibig sabihin po nito ay so, ang passport ko ay nasa Peya. Ang passport ko ay nasa Peya. Okay, halimbawa yung passport niyo po is nasa Peya. Kaya nilagay po natin dyan is Peya ni arimasu. Okay, kung halimbawa naman ang passport niyo po is nasa bahay po ninyo, watashi no pasupoto wa uchi ni arimasu. Okay, depende po yan sa lugar po kung nasaan po yung nasa particle wa po ninyo. Okay po, next po. Gakko wa doko ni arimasu ka? Gakko wa doko ni arimasu ka? Ngayon, sa subject po natin, naglagay po tayo dito ng gakko. Okay po? Ngayon, tingnan nyo po, meron po tayong doko ni na naman dito. Ibig sabihin po, hinahanap po natin kung nasaan po yung nasa subject po natin. So, gakko wa doko ni arimasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay so, ang school mo ay nasaan? Okay? Or nasaan ang school mo? Maalin po dyan. Okay? Interrogative, kagaya ng sinabi ko, kapag may interrogative po kayo, kailangan nyo lang po ay isagot po kung nasaan po. Okay po? Ngayon, so, ang sagot po dyan, Gakko wa las piñas ni arimasu. Gakko wa las piñas ni
arimas. Okay po, so gako wa Las Piñas po ang ilagay po natin dito. Ibig sabihin, na andyan po yung, nasa, yung subject po natin kasi may tinanong po tayong doko ni arimas ka. Okay po, so gako wa Las Piñas ni arimas. Ang ibig sabihin po nito ay? So, ang school ay nasa Las Piñas. Ang school ay nasa Las Piñas. Okay po. Ngayon, ganyan po yung nagtatanong po kung nasaan po yung nasa subject po ninyo. Okay po. Halimbawa, tatanungin ko po kayo. Okay po. Ito po yung tanong ko. Anata no, keitai den wawa, doko ni arimasu ka? Anata no, keitai den wawa, doko ni arimasu ka? Okay po. So, ang ibig sabihin po nun is, nasaan po ang cellphone mo? Keitai denwa po is cellphone po. Okay po. Ngayon, depende po sa sagot nyo po yan. Halimbawa po, nasa ibabaw po ng table. Pwede nyo pong sabihin na yun. Sabihin po, watashi no keitai denwa wa teburu no ue ni arimas. Watashi no keitai denwa wa teburu no ue ni arimas. Okay po. Depende po yan kung nasaan po yung mga bagay po na meron kayo. Okay po. Halimbawa, tanong ko po. Anata no kabang wa doko ni arimasu ka? Anata no kabang wa doko ni arimasu ka? Okay? Ngayon, sagutin niyo po yan. Depende po kung nasaan po yung bag po ninyo. Okay po. Ngayon, ito po yung mga pattern po sa lesson 10 po. Okay po. Mahalaga po tandaan po ninyo rito yung unang pattern po natin. So, yung place ni noun ga, imas or arimas. Then, pangalawang pattern po, meron din po tayong animate wa or noun wa or subject wa. Place ni imas or arimas. Tandaan nyo po yung pagkakaiba po ng dalawa. Yung unang pattern po sa part 1 po, ang ibig sabihin po nun is, mas ine-emphasize po or mas pinagbibigyan po ng halaga kung sino, kung nasaan, kung ano po or kung sino po nasa place po ninyo. Kapag naman po itong pattern na to na nasa part 2 po, yung subject wa, place ni imas arimas, mas ine-emphasize po dito kung nasaan po yung subject po ninyo. Yung po yung kakaibahan po niyan. Isa pang pong kailangan yung tandaan is yung sa ya po niyan. Yung ya. Tandaan nyo po yung pagkakaiba ng ya sa kato. Kapag to po, kailangan sabihin nyo lahat. Ibig sabihin po, yun lang po siya. Pero kapag gumamit ka ng ya, bukod sa sinabi mo, meron pa po tayong iba. Okay po, tandaan nyo din po yung sa mga position po. Bago po mag-position po, meron po dapat kayong particle no. Kapag po yung position po gagamitin nyo is either, kailangan nyo po ng noun to, noun no, either po. Okay po, hindi po after po ng position palaging particle ni. Depende po yan sa paggamit po ninyo sa position po. Kung ang gamit po ninyo ay pang action verb po na place po, syempre particle de po siya. Okay po, tandaan ninyo kapag meron na kayong noun no position, yung isa pong yun ay nagiging place na po siya. Yun po, wag na wag po ninyong kakalimutan sa pattern po ng lesson 10. Okay, so ngayon po bibigyan ko po kayo ng konting quiz po. Okay po, para malaman natin kung naiintindihan niyo po ba yung lesson 10 po. Okay po. Ngayon, meron po tayong mga box dito. Bakada box po yung quiz, yan po yung parang building po siya or kung ano po siya. Okay po, yung unang box po meron tayong gakko, pangalawa po is koen, eki, supa, honya, depato saka restaurant. Ito po is mga daan po to. Okay po. Ngayon, meron po tayong tanong na 1 to 4 po. Unang tanong po, gakko no mae ni dare ga imasu ka? Pangalawa po, supa wa doko ni arimasu ka? Pangatlo po, depato to restaurant no aida ni koen desu ka? Pangapat po, honya no mae ni restaurant ga arimasu ka? Okay po. Ngayon, try nyo pong sagutan po yan. Kung gusto nyo pong sagutan, kailangan nyo pong i-post para po malaman po ninyo or para masagutan po ninyo ng ayos. Kasi po, lalagay ko na rin po yung sagot po dito po sa video. So, ang sagot po sa lesson number 1, ang tanong po kasi dyan is gakko no mae ni dare ga imasu ka? Kung sino raw po ay nasa unahan po ng gakko, sino? Kaya lang po, wala naman po tao dyan. Kaya ang sagot po dyan is dare mo imasen, wala naman po. Okay po, hindi po yan koen kasi ang tanong naman po is dare ga imasu ka, hindi po nani ga arimasu ka. Okay po, so number 1 ang sagot po is dare mo imasen. Number 2, okay po, nasan daw po yung supermarket? Supa wa doko ni arimasu ka? So ang sagot po is supa wa eki to honya no
aida ni arimas. Supawa ekito honya no aida ni arimas. Okay po. Next po. Okay, nakalagay po dyan. De pato to. Resotoran no aida ni koen deska. So, nasa pagitan daw po ba ng department store at restaurant is part daw po ba? Siyempre, ang sagot po is iye. Koen dewa arimasen kasi wala naman po. Okay po, iye. Koen dewa arimasen. Nani mo arimasen. Okay po. Okay po. Number 4. Okay, ang tanong po. Honya no maini, restaurant ga arimas ka, ibig sabihin. Sa tapat po ba ng bookshop, meron po bang restaurant? So, ang sagot po is hi, restaurant ga arimas. Pwede rin po siyang hi, arimas. Okay? Kung nasagot nyo po ng maayos yan, ibig sabihin, naiintindihan nyo po yung lesson 10. Okay? Kung nagkamali naman po kayo, possible po, naliwanagan po kayo sa explanation ko po kung bakit ganun po yung sagot.